Naghahanda naman ang mga ahensya ng gobyerno at ang private sector para sa kakailanganing pagligtas sakaling marami ang magiging apektado nitong bagyong pipito. Kasama naman natin ngayon si Dr. Ted Esguerra, isang rescue doctor na kasama rin natin dati dito sa ABS-CBN. Pag-uusapan natin itong rescue operations para sa bagyong pipito. Dr. Esguerra, magandang umaga. Maraming salamat for joining us this morning. Hi, good morning Stanley. Good morning everyone. Okay, Doc, gusto ko lang kunin itong assessment mo in the way you know, the Philippines is conducting rescue and even preparations for typhoons or strong typhoons given na sunod-sunod nga itong naramdaman nating bagyo nitong mga nakaraang linggo. So, are we getting better? Really is the question. Stanley, there were quite a number of studies, and one is the one released by Harvard, no? And you know, the Harvard University study, they found out that Filipinos, they have this preparedness. Although there are institutions which use the word disaster preparedness, but there are international institutions that don't like to use disaster preparedness. They just would like to settle on emergency preparedness. Okay. But anyhow, according to Harvard, nag-increase na tayo ng 42% over the past like 7 years, no? Okay. And for whatever it is, it's not yet an assurance that we are okay in the highway. Because first and foremost, what happened during Typhoon Christine is we were so overloaded and overwhelmed because first and foremost, some technical misunderstanding on the activation. Quite a number of people, they just relied on the wind speed, no, sa Christine. Hindi nakita yung tinatawag natin. They don't understand the amount of rainfall, yung mga precipitation standards ginagamit nila, lalo na yung mga lay people. So isa yun. Pangalawa, because I'm really the person on the ground, no, the boots on the ground, we still do not have a full-scale horizontal and vertical way of looking at preparedness, lalo na sa responders, no? This is my topic na pa-i-discuss sa isang LGU. Kasi una, marami pa rin tayong mga responders na naka-deploy sa field, pero hindi na natin natugunan yung needs ng family ng responder. Ibig sabihin, nangyari sa Bicol, no? May isa, I won't mention the name, but I have this very good friend of mine na inaanak ko sa kasal. Prepare to, handang-handa, tapos nilikas na yung family niya sa kabilang bahay na mataas, no? Tapos siya, nung bumalik siya, biglang tumaas ang tubig at lumutang siya sa ref. Isipin mo, itong tao na to ready. Pero nangyari yun. Ibig sabihin, yung paghahanda, hindi tayo yung katulad ng Israeli, ng Japanese na horizontal, vertical yung preparedness. Are we ever going to reach that level based on what you're seeing now? Sinasabi ninyong levels nitong Israeli or Japan in terms of preparedness. Kasi parang the way I see it, largely reactive pa rin ang Pilipinas when it comes to disasters and emergencies. Well, isa kasi dyan, ang isang issue kasi dyan, Stanley, is yung tinatawag nating the economic side of it. No? Kasi makita natin, kesa maghanda ang mga Pilipino, they just would like to cover the basic needs na maglagay ng pagkain tatlong beses sa hapagkainan. They don't like to invest in something more. No? Kaya all these years, mahirapan talaga tayo to create some sort of a physical way of preparing. And another thing is the way we put doctrine. No? Kasi may tinatawag, no, parang sa sundalo yung TRADOC, training and doctrines. No? Yeah. Kulang pa rin tayo sa doktrina. Alam ko maraming nasasaktan. Parang sa akin na lang, no, Stanley, sige, I'll make use of myself para wala akong sagasaang taan. Okay. Pag i-lockdown mo ako sa bahay ko, 1 month mabubuhay kami. Ibig sabihin, I'm serious with that. No? Okay. And there are people from ABS-CBN who visited my house and they saw my stockpile and everything. My kids, they know how to do it. In fact, nung nag-heart attack yung mother-in-law ko, ang bumuhay mga anak ko. Okay. Nung nagkasakit yung isang family member namin, yung anak kong estudyante nagswero. I mean, this is how we prepared ourselves. But we are not really the rich guys, no? But we prepared because we are so serious. And I don't think the country down the line is doing that. Because for me, bago ako mag-responde sa field, I'm sure my family,
kung ano mangyari sa akin, ma-detach ako, they know what to do, they will survive. This is a big problem around the country. May problem tayo doctrinal, logistical, and the economic side of it, which there are issues I cannot really resolve. But what I can contribute, no, and what I'm doing through the Wilderness Search and Rescue Philippines is to make a self-loading capability na yung pamilya ko, lagi kong tinutuktok sa mga estudyante ko sa Wisata, wala kayo, you will be hypocrite, nagre-responde kayo, pero yung family niyo, madadali. So, ni-ready ko yung mga estudyante ko, ni-ready ko talaga yung family. I make sure that if I want, you want me to pass you, I make sure that yung family mo ready, because I don't like to bring people with me in the front lines and their family is not ready. So it becomes our way of life, and it's like the thing that we dream and we share, na yung preparedness namin must be like we walk the walk of it, not only do we walk the talk of it. Alam ko medyo mahirap, but all these years nakabuo ako ng Wilderness Search and Rescue Team na naka 13 batches na, na ang kanilang way of life is first and foremost, it's not to help the world, but to help themselves and their family first. Because if you know how to help yourself and your family, I can easily bring you outside to help the world. Balikan naman natin si Dr. Ted Isguera, ang ating panawin. Pinag-uusapan natin a while ago itong disaster preparedness or emergency preparedness ng mga Pilipino. Doc, you mentioned a while ago na it could be doctrine. Sinasabi ninyo, factor din itong economics. But what about culture? Kasi kilala ang mga Pilipino bilang fatalistic. Does that get in the way of really preparing well for emergencies? Okay, meron tayong tinatawag na sociological saka anthropological perspectives, no, on looking at who we were as a people, no. Actually, handa tayo na tao. Yung ating mga ancestors, meron tayong mga practices na makikita natin na medyo nakakita sila ng long range na sakon. Noong unang panahon, yung mga bahay natin, stealth houses. Kasi historically, ganito bumaha. Kasi hindi pa siguro matindi yung pagbabago ng panahon, yung climate change. Nakita natin, ito naman sa pakikidigma, no? Na nagtatali sila sa kanilang proximal arm kapag sila ay nasa bolo fighting, para pag nagkaroon ng tinatawag natin na pagdurugo, hindi ka agad magdugo. So marami tayong ways. Tapos we were boat people. Pag may volcanic eruption sa isang island, we just transferred to another island. Somewhere along the way, when we were having merged, when we merged with some culture na probably is not really ours, we misunderstood quite number of things now. Naging very myopic, no, or very short-sighted na ang paningin natin. Yung ating comprehensive land use program, yung ating urban planning ay hindi na natin na ipapractice. Nawala tayo sa ere, no? So ito ay hindi naman ibig sabihin na hindi na siya pwedeng baguhin. Nasa institusyon lang to, lalo na sa parte ng mga ng DepEd, no, upang sa gayon sa estudyante katulad ginagawa ng bansang Hapon, they are introducing some sort of culture historically and whatever it is, para si ang bata sa early on yung take off niya, nakakaintindi na siya na ang Pilipinas ay disaster prone, accident prone, no, na number one na tayo for 3 consecutive years. So sabi ko sa inyo, yung doktrina natin baguhin lang, ayusin lang, kasi hindi naman siya mahirap eh. Tingnan mo, may kinalaman dito sa paghahanda. Pumunta ka sa Palawan. Kapag ikaw ay nagtapon ng basura, pag nakita ng tricycle driver, pipicturan ka, isusumbo ka, may abuli ka. Ganon din siguro sa City of Davao, no? Magsigarilyo ka, may magpipicture sa'yo. Ibig sabihin, lahat ng mga tao, they participate in a communal project or endeavor. Kung tayo, ang paghahanda kasi, Stanley, levels kasi yan. Ito yung lagi kong tinuturo. Numero uno, individual. Sino ka? Bilang isang tao, lalaki ako, saan ako nakatira? Sa baba ba? Sa bundok ba? Malapit sa landslide? Kailangan maintindihan ko yung individual. Pangalawa, yung family level of preparedness. Pangatlo, yung immediate community. Kasi ang Pilipino, medyo we are quite, so we are very good in socializing. No? Mahilig tayo yung mga motorcycle club, rotary club, mga gano'n. No? Yung mga eagles, mga ganyan, no? So paano ang paghandaan natin yung ating immediate community? Pangatlo, yung buong community mismo, yung barangay, purok, sitio, municipal, city level, no? And then
may tinatawag tayong preparedness on the workplace, then preparedness in the school, preparedness in the church level, at saka yung national. No? Kailangan ito ay nag-uusap. Site-specific, culturally amenable, hazard-focused way of looking at things. Dito, marami pang kulang. Despite the fact na sakuna, grabe yung sakuna. Kasi una, nakita natin, we are still fragmented sa likod ng ating pag-iisip, no? Subliminally. Kasi 1935 Constitution was not really able to unite us dito sa pag-iisip, subliminal. Fragmented pa rin. And I'm seeing that when I talk sa outside the country, nagugulat ako, may mga Ilocano community, Batanguinha community, Cebuano community, this and that. Masyadong hiwa-hiwalay. Kaya when we look at the context on preparing ourselves as a nation, doon tayo nagkukulang. So, totoo yan. Papakialaman natin yung anthropological, sociological, saka cultural narrative bakit tayo naging ganito, Stanley. All right. So it's really education. It is the best, doorstep, if you will, when you want to impose or institute changes in the way we operate, in the way we prepare for disasters and emergencies, and even in the way we are wired as people. Again, Dr. Ted Esguerra, maraming salamat for joining us this morning. Ingat po. Ingat po kayo. Ingat din po kayo.